Marinas City, Cavite. Pakinggan naman natin ngayon si Sister Dori Pio. Pinagpalang maga po sa atin lahat, lalo higit kay Yahweh El Shaddai na nag-iisang Diyos na dakila. Ganon din po sa sambayan ni Brother Mike, pinagpalang gabi at Merry Christmas po sa ating lahat mga kapatid. Ang ipagpatuto ko po ay ang kagalingan ng aking anak noong July, itong taon lang po bago tayo mag-anniversary sa Luneta, na-diagnose ang aking anak na may endometriosis at may tendency na matanggalan siya ng matres. Pero sabi ko sa anak ko, aatin muna ako ng anniversary anak, bago ka magpa-opera, alam ko at angkinin mo na may himalang gagawin ng Panginoon. At ayun nga po mga kapatid, sa himala at habag ng Panginoon, bago inoperahan ang anak ko, dalawang beses siyang in-ultrasound at nakita nga na may tendensing tanggalin ang kanyang matres. Pero sa pagpapala ng Panginoon at sa pananalangin ng ating mga kapwa lingkod, ang anak ko ay hindi natanggalan ng matres. At yung sasalin sa kanya ang dalawang bag ng dugo ay hindi na isalin. Tatlong araw lang kami sa hospital instead na 1 week. Pagkakasabi ng doktor, 1 week o 8 days. Kaya naman papuri at pagpasalamat sa ating Diyos. At doon sa anniversary na yon, pinagpalipad tayo ni Brother Mike ng Kalapate. Instead na yung anak ko ang iwi-wish ko doon para sa kanyang kagalingan, ang naiwis ko ay ang kalakasan ni Brother Mike at ang kanyang kalusugan. Kaya naman, alam ko na pinagpala ako doon ng Panginoon kahit na napakarami kong dapat hilingin. Ang unang-una ko talagang gustong maibalik ay ang kalakasan ni Brother Mike. Amen. Sapagkat ikinalungkot ko po yun. Ang pangalan ko pong patotoo ay ang kalusugan ng aking brother husband. Nung nagtatrabaho po siya sa barko, namaga po ang mata niya at kailangan daw pong operahin, sabi ng espesyalista sa Singapore. Ganon din po, nung pagdaong nila sa Korea, kailangan nga daw pong operahan ang kanyang cornea. Pero sa pananalangin ko dito at pagmamakaawa sa Panginoon, alam niyo po mga kapatid, grabe po ang himala ng Panginoon. 4 na espesyalista po ang tumingin sa kanya sa Manila Doctors. Ang pagkaka-check up sa kanya nung 4 na espesyalista na yon ay hindi na siya kailangan operahin sa kanyang cornea. At kasama ko po siya na nagpupuri ngayon at sumasamba sa Panginoon. Kaya naman po, Yahweh El Shaddai, ipinabalik ko sa iyo ang papuri at pasalamat. To God be the highest glory. Glory to God. Amen. Hallelujah. At alam mo, Brother Rex, No, pag ipinananalangin natin ay ibang tao, hindi natin inuuna yung sarili natin. Yes, oo. Nakikita ng Lord pala yun eh. Tinan mo, answered prayer siya. No? Yung kanyang kahilingan para sa kanyang pamilya, answered prayer siya. Yan ang tinatawag, Sister Dulce, na intercession. Ano? Yung intercessory prayer ay pinapanalangin natin yung pangangailangan ng iba, hindi yung sarili natin. Yes. So yung po ang, sabi nga, it is the backbones of the ministry, yung intercessory ministry. Yan. Kaya po napakahalaga po yan, mga kapatid. At alam niyo po, ang Diyos ng kagalingan. Sabi nga ng Exodus 15:26, di ba? I am the God that healeth thee. Kaya naman yung ating kapatid na nagpatutuo, talaga naman po pinagaling ng Panginoon at pinagpala dahil kay Yahweh El Shaddai. Ayun.